Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magliwang tayo sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva kong Jesus Nazareno, awit at pamuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva kong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Roque. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang nating nagagawa laban sa Diyos. Ito din ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating panalangin at pagsusumamo sa Diyos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin ay huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kaniyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hiteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo
ang isa man sa bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ng dugo mo sa katawan at pinahirang kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang rena. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patotot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawag ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan.
Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kaniyang ama't ina at magsasama sila ng kaniyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kaniyang asawa ng kasulatan sa paghiwalay bago hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi ganon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kaniyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kaniyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyong lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pangbansang dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, simula noon hanggang sa ngayon, mainit po ang usapan kung bakit hindi sang-ayon ang simbahang Katolika sa diborsyo o tahasang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Ang pinangahawakan po ng ating simbahan ay ayon na rin sa tugon ni Jesus Nazareno na nakapaloob sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung babalikan po natin ito, tinanong ng mga Pariseo si Jesus Nazareno kung naaayon ba sa batas ang pagdedeborsyo ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae dahil iniutos ni Moises na magbigay ng kasulatan ang lalaki bago niya hiwalayan ang kaniyang asawang babae. At maliwanag nating narinig ang paliwanag at pahayag ni Jesus Nazareno na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay kasal. E bakit po ito nangyayari? Tanong ng mga Pariseo. Klaradong idinagdag ni Jesus dahil yan sa katigasan ng puso ng mga tao. Uulitin ko po, napakaliwanag ng pahayag mismo ng ating Panginoon na ang diborsyo hindi plano ng Diyos. Ang diborsyo hindi plano ni Jesus Nazareno. Ang plano ng Diyos, kasal. Bakit nagkaroon ng diborsyo at tinatanggap ito sa ibang lipunan? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Alam natin, paliwanag ni Jesus Nazareno, na simula pa lamang lumikha ang Diyos ng sanlibutan at nilikha ng Diyos ang mga tao, ang mga lalaki, ang mga babae. Kaya Diyos mismo ang nagpasinaya ng sakramento ng kasal na kung saan mayroong pisikal at espiritual na pagsasama. Kaya nga anong sabi sa Ebanghelyo? Ang dalawang nilalang sa paningin ng Diyos ay nagiging isa. Sapagkat hindi tao ang nagbigkis sa mag-asawa, pinag-isa sila ng Diyos mismo. At sinabi pa ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang sinumang nagdedeborsyo ng kaniyang asawa maliban sa kadahilanan ng pangangalo niya ay nakikiapid na rin. At ang asawang babae na nag-asawang muli ay ganun din ang ginawa, nakiapid din. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag at malinaw ang pahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang nais at ibig ng Diyos na ang bawat mag-asawa magmahalan at maging tapat sa isa't isa. Subalit, tayo mismong mga tao na kalulungkot ang pumipili sa diborsyo. Maitatanong po ninyo,
may mga kasong ang ibang mga kababaihan halos inabuso na ng kanilang mga asawa. Ang mga kalalakihan unang nangalunya at nakiipid. Ang ibig bang sabihin nito, walang pakialam ang simbahan sa pag-aasawa o sa kalagayan ng mag-asawa? Hindi. Walang sinasabi ang simbahan na pinaninindigan o kinakatigan nila ang mga lalaki na nangalunyang nauna, ang mga lalaking sinasaktan ang kanilang mga asawang babae. Mayroong proseso dito. Meron pwedeng gawin dito. At kailanman hindi pumapanig ang simbahan na ang mag-asawa ay nag-aaway at nagsasakitan sa isa't isa. Sa atin pong simbahan, meron po tayong tinatawag na annulment na kung saan pinapaliwanag dito na bago pa magkasal ang isang lalaki at babae, mayroon ng depekto sa pagpapakasal nila. Kaya ito ay maaaring mapawalang bisa. Pero iba kasi ang ibig sabihin ng kinasal ang mag-asawa nang walang diferensya. Maghihiwalay sila dahil feeling nila hindi na sila in love sa isa't isa. Maraming kadahilanan ang pwedeng sabihin sa diborsyo na wala namang mabigat na pinanggagalingan o basihan. Kaya nga, maliwanag ang katuruan ng simbahan. Hindi tayo panig sa diborsyo. Panig tayo sa sakramento ng kasal at pagpapanatili ng katapatan at pagmamahalan ng mag-asawa sa isa't isa. Bakit? Nais ng Diyos pagbuklo rin tayo. Ang hangad niya, magkaroon ang bawat isa sa atin ng isang maayos at banal na pamilya. Ang diborsyo, unang-una sumisira sa ating lipunan dahil malaking epekto ang naidudulot nito sa mga naiwang anak dahil nga sa panghabang buhay na paghihiwalay ng mag-asawa. Kaya ang panawagan ng simbahan, ang kasal, huwag nating gawing biro. Pagnilaya natin, pagdasal natin, at higit sa lahat, pag-isipang mabuti, dahil ang kasal, banal at sagrado. Sa sakramento ng kasal, ang isang lalaki at babae hindi sumusumpa sa tao. Sila ay sumusumpa sa Diyos mismo. Kaya kung hindi nyo mapapansin, di ba, sa ating simbahan, hindi tayo pumapayag ng garden wedding, ng beach wedding. Bakit? Dahil ang isang lalaki, dadalhin niya ang kanyang asawang babae sa tahanan ng Diyos. Dito nananalagi ang presensya ng Diyos. Kaya walang ibang akmang lugar kung saan pwedeng ikasal ang mag-asawa maliban sa tahanan mismo ng Diyos. Dahil ang isang lalaki, sinasabi niya, seryoso siya, pinag-isipan niyang mabuti, pinagnilayan niyang mabuti na ang kaniyang pakakasalan, paglilingkuran niya at mamahalin niya hanggang sa dulo ng kaniyang buhay. Dumating man ang pagsubok at mga unos sa buhay, hindi sila susuko sa kanilang pagmamahalan. Ito ang pangako na ginagawa ng mag-asawang kinakasal sa sakramento. Sumusumpa sila sa Diyos at ang kanilang panunumpa, binabasbasan at pinagpapala mismo
ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan ang pag-aasawa po isang paraan tungo sa kabanalan. Ang Diyos mismo nagbabasbas, nagbibigkis, at nagpapatibay sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya nga ang isang mag-asawa na, no, sa bisa ng kasal, tinatawag silang munting simbahan. Ang isang mag-asawa sa loob ng pamilya, tinatawag ang pamilya paaralan ng pag-ibig. Hindi paaralan ng pagsisigawan. Hindi paaralan ng pag-aaway. Hindi paaralan ng hindi pagkakaunawaan. Kung hindi lugar na sinusuportahan nila ang isa't isa sa kabila ng kanilang kahinaan at karupukan. Kaya nga sa loob ng pagsasama ng isang mag-asawa, dapat naroroon ang kapatawaran at pagpapakumbaba sa isa't isa. Wala pong pamilyang perpekto, ngunit kailangan ng mag-asawa na magsikap tungo sa kabanalan at pagmamahal at kapatawaran sa isa't isa hanggang sa dulo ng kanilang hininga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay po natin ang ating panalangin para sa mga magulang at mga anak at sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kadiboto nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang sa kasalukuyan ay nagugutom
at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakating na pay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang alok mo ay aming inaalay, aming pagpapalat buhay na dalisay. At buhay na dalisay. At sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggawin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayong si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala, ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa pananampalataya.
Pagbigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Salamat po sa inyo, mahal na po, Jesus Nazareno. Ang halimbawa po ninyo, ang siyang gabay sa buhay ko. Tigib man ng pasakit at pagsubok may walang patid, kasama mo sa yapak mo, lahat ito'y maitatawid.
langit ay abot kamay, mahal na poong Jesus Nazareno. Katulad mo ang pag-ibig, ang siyang daan sa buhay ko. Mahirap man magpatawad, ialay ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang minamahal, sa kapwa ko larawan mo. Kapayapaan, pagkakaisa, mahal na poong Jesus Nazareno. Dalangin ng bayan mo, may hidwangan nagtatalo. Sa krus mo ay pinakuri ang salang sugat ng mundo. Pag-ibig mo'y nagbubuklod, sa misa mo'y nagsasalo. Mayroong handog ka sa amin, mahal na poong Jesus Nazareno. Kanyang loob, kanyang dugot, ang nais mo'y tularan ko. Walang maliw na pag-ibig, salita mo sa buhay niya'y sambit. Habang Maria nang mahal, sa mong dugo'y pinagkamit. Salamat po, 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 salamat po. Announcement, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakian na may edad 10 hanggang 21 taong gulang at lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang
ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong gunuginita, si San Roque, ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nagbabahagi at naghahandog ng inyong mga tulong at ng inyong mga donasyon dito sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga donasyon, sa inyong mga pagbibigay at pagbabahagi ng mga ayuda tulad ng mga bigas, kape, asukal, gatas, mga tubig, at ang mga ito ay siya rin namang ginagamit natin upang ibigay at abutin ang ating mga kapatid na kapuspalad at mas higit na nangangailangan, ang mga biktima ng mga trahedya at kalamidad, atin pong natutulungan sa pamamagitan ng inyong mga tulong at donasyon. Naway ang ating pagdedebosyon magtulak sa atin upang magmalasakit sa kapwa at gumawa ng pagkakawang gawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po sana nating tatandaan na hindi diborsyo ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, sakramento ng kasal. Pangarap ng Diyos na maging tapat sa pagmamahalan ang mga mag-asawa. Kaya nga, si Jesus mismo ang nagsabi, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa isa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.